Hello guys, kumusta? Magandang araw sa inyong lahat. At ito ulit ang subject natin, Application Development and Emerging Technologies. Medyo matagal din tayo hindi nakagawa ng video presentation. But anyway, mayroon pa rin naman tayong modules na pwede nyong basahin at pag-aralan. Pero sa ngayon, naisip ko gumawa tayo ng kahit maikling presentation lang tungkol sa Blazor, yung last topic natin. So, kahit konting detalye lang, anyway, nasa module na rin naman natin yung iba. Para malaman lang natin kung ano yun, kung ano yung Blazor. Kasi, bagong framework to ng Microsoft. Okay, then, bisitahin din nyo muna yung link na ito, .net.microsoft.com/apps/asp.net/web/apps/blazor. So tayo naman ang magpo-proceed tayo sa application. So ngayon andito ako sa Visual Studio 2019. Ito yung ginagamit kong IDE, Community Edition. Free lang naman ito eh. So pwede niyo i-download ito. So create tayo ng project. Okay. Clean natin yung Blazor app. Kung hindi nakikita dito si Blazor app, pwede ninyong i-search dito sa search box. So Blazor app. Okay, ayan. So makikita natin diyan. Then create tayo. Click natin next. Of course, pangalanan natin so basic Blazor. Yan lang ha, huwag na tayo mag-isip ng kung anong pangalan. Okay, so create. Then dito makikita natin mayroong dalawang klaseng Blazor, yung server app at saka yung web assembly app. So yung pipiliin muna natin yung server app. Pag-aaral lang natin yung ano yung laman ng Blazor. At saka yung gamit ko ngayon is .NET 5 na framework na ano. Okay, so create. Tayo lang natin. Okay. So ngayon nag-create na tayo ng ano, Blazor server app. So makikita natin sa Solution Explorer, nag-generate na siya ng ano, ng codes, ng mga folders, components, etc. Marami na, pero hindi natin pag-uusapan lahat ng nandito. Pupunta lang tayo sa component ng Blazor kung paano ba siya mag-work. Dito meron na siyang data, meron siyang pages, shared, pero hindi na natin pag-uusapan lahat ng ito. Okay, i-run muna natin yung ano, application nito. So pag ano ba yung makikita natin pag ni-run ito? Okay. So ayan. So mayroong home, mayroong counter, mayroong fetch data. So napapansin niyo pag nag-change tayo ng page, hindi nagre-refresh yung buong page, di ba? So ayan, pag-click natin tong button to na to, mag-increment yung number without refreshing the whole page. So ganda, ito yung ano, nagagawa ito dati sa ano lang, sa JavaScript, kung hindi ako nagkakamali, sa JavaScript. Pero ngayon yung code na ginagamit dito is C# lang. So tingnan natin ulit, balik tayo. Itong home andito yan sa pages, itong index.razor, ito yung home page. Okay, ito yung home page. Pagpunta tayo dito sa counter,
Ito naman yan, counter. Counter.razor. Counter.razor. Yan. So, ito yung code. Ito yung nagpapagana ng code na yun, yung nag-i-increment. So, pinag-aaralan natin yung C#. Kaya, alam ko familiar na sa inyo yung sa inyo itong ano, itong code na ito. Andito pa rin, may HTML. Andito pa rin yung HTML tag. Pero, na nakakapag ano tayo sa client side, nagagamit na natin yung C# sa client side. Ito yung kagandahan ng Razor. So, ano pa yung isa? Fetch data. Pag na-refresh natin, magbabago to. Yan, ang ibabago. Saan ba to galing? Galing naman yan dito sa ito yung ano niya, code niya. Pero galing yan dito sa ito yung data na pinagkukunan. Pero hindi natin tatalakayin to. Kasi gagawa lang tayo ng yung sa atin lang. Okay, so okay, punta din muna tayo sa shared. Sa shared folder, mayroong main layout, mayroong nav menu, at saka survey prompt. Itong nav menu, kung mapapansin nyo, andito yung home, counter, at saka fetch data. Ito yan. Ito yan. Itong mga link na to. Itong mga pages na to. Pag pumunta tayo dito, ito yan. Okay? So, pwede tayo magdagdag ng isa para masubukan lang natin. Mayroon tayo dito, by default, mayroong home, mayroong counter, at saka mayroong fetch data. So, kung magdadagdag tayo ng isa, okay. So, ano ba ilalagay natin? Sample lang. Gawin lang natin sample. Ano? Sample. Sample page. Ito yung component eh. Ito yung component ng Blazor. Okay. So, gawin lang natin sample din. Ref. It's ref. Okay. Oops. Hindi ko pala na-iko. Sorry. So, i-run natin ulit. Okay, ayan, meron na tayong sample page. Nadagdagan na ng ano, option dito, okay? So, ito 'yan. Pero pag nag-click tayo dito, wala pa, mapupunta tayo dun sa ano, by default na page saan ba 'yung nakalagay. Error page. Saan ba 'yung nakalagay? Ah, ito. Siguro dito tayo napupunta. Ay, hindi. Hindi tayo dito napupunta. Eh, anyway. Hayaan na muna natin yan. Magtatagal tayo eh. Okay, so gumawa tayo ng ano? Sample page. Para sigurado. Sample page na component. I mean, so, paano tayo magdadagdag ng page? So, dito sa page, pages na ano? Pages na folder. Right click tayo, add new Razor component. Ayan. Then pangalan natin na sample page. Sige. Sample page. May ginamit na ba tayo dyan? Okay, wala. Okay. So ayan, meron tayong sample page, pero kung mapapansin nyo dito, itong mga component yung mayroong .razor na extension, itong counter, itong index, at saka yung fetch data. So kung mapapansin nyo dito sa heading nila, mayroong at page sa loob ng double quote na string, mayroong forward slash tsaka counter. Yung isa naman yung fetch data, yan, at page, forward slash, fetch data, tsaka yung index,
Yung index wala kasi ano, default yan eh. Para pag walang, pag forward slash lang, parang sa home yan. Okay, punta ulit tayo dito sa nav menu. Makikita nyo sa href yung ginamit nila, kung ano yung nakalagay dito sa counter. Yan ang nakalagay dito sa href. Yun ang gagamitin din sa page. So, itong sample sa href, gagamitin natin sa sample page. Ayan. Sample page. Huwag natin kalimutan yung at sign, then page, double quote na string, I mean double quote, then forward slash, then sample. Okay, so ito dapat ang makikita natin, sample page. I-run natin, tingnan natin ngayon. Ayan, sample page. Pag click natin, ayan, meron na siyang, meron na tayong page para sa sa bagong ginawa nating page. Okay? So okay, para ano ba yung pwede nating gawin pa? Siguro kasi hindi naman tayo gagawa ng database. Pwede tayong mag-create ng class. Then i-populate natin dito kagaya nitong fetch data, pero yung gagawin natin, gagawa lang tayo ng sa atin. Okay, ganito lang gawin natin. Gagawa tayo ng class, pero i-delete na lang muna natin tong hindi natin gagamitin na page. Okay, hindi natin gagamitin si fetch data, delete natin. Hindi natin gagamitin si counter, delete natin. Dito sa nav menu, delete din natin itong si counter at saka fetch data. Okay, delete natin pareho yan. So meron lang tayong home at saka sample page, at hindi rin natin gagamitin itong data. Okay, tingnan ko muna kung may error. Okay, mayroong error data. So okay, ito tanggalin ko lang muna ito. Nasa startup page ito eh, tanggalin ko rin muna ito, hindi natin gagamitin. So i-run natin ulit. Okay, meron na lang tayong dalawang link, sample page at saka sa si home. Okay, pero gagawa tayo ng class. Okay, ganito na lang. Yung madalas natin gamitin sa mga activities natin, yung madalas natin gamitin, teka, yung employee na madalas natin gamitin sa mga activity natin. Yan, ito. So itong ano, gagamitin natin sa Blazor itong data na ito. Okay, so gagawa ako ng class, new class, employee. Then copy ko na lang ito, itong data na ito dito, save. Oops, sorry. Then ano nga ba yung isa, employee DB. Okay, ito na lang, tama, para hindi na ako gumawa ng iba pa. Employee DB, employee DB. Okay, so kunin ko na lang ito. Para familiar na kayo, kasi ito yung kadalasan natin ginagamit eh. Okay, tingnan natin. Okay, wala tayong error. Walang error. So
ulit. Rebuild solution. Walang error. Run natin. Walang error. Okay. So ngayon, gawin natin na ipopulate natin itong mga data sa web natin. Ano? Ito yung gagawin natin. So, okay. Una, dagdag na lang tayo ng isa pang page or component kasi pangit naman kung si sample page. Okay, gamit tayo ng Razor component. About sa employee naman eh. So, employee. Pero, kasi meron tayong, meron tayong employee na class dito. Huwag tayong gumamit ng the same name sa kanyang component. Baka malito yung ano, yung itong si Blazor. Okay, baka malito siya. Gawa lang tayo ng ibang pangalan. So, sabihin natin, okay, employee. List. Yan lang. So, meron tayong employee list. So, kung meron tayong ginawang page o component, dito sa ano natin, nav menu, magdagdag din tayo ng isa. Ilagay natin sa gitna. Yan. Copy paste. Gawin natin employee. Tapos yung pangalan, list. Employee. Okay lang siguro ganyan. So, i-run natin. Okay. Ayan. List of employee. So, meron tayong sample page. Sa list of employee, wala pa tayong ginawa. Kagaya ng ginawa natin sa sample page, gagawa tayo ng dito sa ano natin, component ng employee list. Okay. At page, double quote, forward slash, kung ano yung nilagay natin sa nav menu, employee, ito rin yung nilagay natin dito. Okay, so run natin. Ayan. So, paano natin ipopulate itong data? Kasi nagpa-practice naman tayo sa LingQ, sa C#. Magagamit natin yan dito sa Blazor. So, kahit wala pang database, mayroon naman tayong static na data. So, itong data na to yung ipopulate natin. Okay. 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 Dito tayo magtatrabaho. Ano? Una, ano yung mga fields? Merong ID, first name, middle name, last name, sex, age, salary, position, department. Gawa tayo ng table para dito sa field na to. Okay, so familiar naman kayo sa CSS, HTML, CSS. Ako, yung teacher nyo isa backend lang, pang backend lang, pero may konting ano ko dito sa ano, sa HTML, CSS. So, okay, try natin gawa tayo ng ayusin lang natin to. List of employee. Ayan, siguro gawin na lang natin H1 para mas malaki. Then gawa tayo ng table. Table. Gamit tayo bootstrap. Table lang. Simple lang. Simple lang gagawin natin. Okay. So, meron na yung tayong table. Gawin tayo ng head. So, sa head, TR. Then, TD. Wag TD. Kasi nga, pinaka head to ng ano eh, so TH tayo, okay. Pero
Huwag na natin ilagay yung ID, first name na lang. First name. Then, para sa middle name, para sa last name, para sa sex, para sa age, para sa position, tama ba yun? Salary, position, salary, position, department. Anyway, okay, sige. Middle name, last name, sex, age, salary, position, position, then department. So ayan, tanggalin natin to. Okay, so i-run muna natin kung ano ba yung makikita natin dito. Yung magagaling sa front end dyan, sa design, kayo lang bahala kung paano nyo gagawin. Okay, list of people. Ayan, so meron na tayo pang first name, middle name, last name, sex, age, salary, position, sa department. Hindi ko natin sinama si ID. Anyway, kayo, kung gusto nyo subukan to mamaya, kung gusto nyo ilagay si ID, ilagay nyo na lang. Okay, so ano ba ang gagawin natin? Paano natin ipopopulate ito? Kasi nga sa C# din man ang gagawin natin, so familiar na tayo na kayo sa gagawin natin dito. Una, tatawagin ko tong si employee. Pero paano natin matatawag to employee? Teka ha, dito tayo, dito sa body, gagawa tayo ng body, t-body. Dito natin ipopulate yung na paano natin gagamitin si C# dito. Pag gagamit tayo ng C#, lalagyan lang natin ng at sign sa unahan. Yan. Then, pwede na tayong gumamit ng C#. Halimbawa, if for, ayan, ganyan. Pwede tayong gumamit. Yan, di ba? Maglalagay lang tayo ng at sign sa unahan. Kasi kung wala yan, parang ano lang yan, parang sa HTML lang yan, ano, parang text lang. Tingnan mo, tingnan natin dito, parang text lang. Ayan, 4. So kasi gagamit tayo, maglulup tayo eh, ilulup natin to, maglulup tayo para makuha lahat na data na ito. So yung naisip kong loop, yung for each. So for each, so gagamit tayo ng at sign, for each. Ayan, for each, double tab. Ayan. Si tawagin natin si employee DB. Pero hindi natin natatawag si employee DB kasi okay, so kasi ililink na muna natin siya. Kasi galing siya dito sa data na folder. So dito sa taas, at using data. Ayan, at using data. Diba? So tignan natin kung matawag natin. Ayan, andyan na si employee DB. That employees, sa ngayon natatawag na natin, create tayo ulit ang HTML element, tr, then td. Ayan, td. Then tawagin na natin ulit, kunin na natin yung data gamit tong si item. So at sign ulit, item dot para sa first name. Ayan, first name, copy na lang natin to. Para sa middle name, para sa last name, para sa sex, age, salary, position, department. Tingnan natin.
middle name, last name, sex, age, salary, position, department. Run nga natin kung tama ba. Ayan. So, ayan, na-fetch na natin yung data. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Ganun din kaganda tong si Blazor. So, sinasuggest ko, kung isa, pag-aralan nyo rin ito. Hindi ko naman sinasabing huwag nyo lang pag-aralan nyo ba, pero magandang isingit nyo ito sa ano nyo, sa mga pag-aaralan nyo. Kasi sa tingin ko pagdating ng araw, kasi nga dito sa Blazor, kahit hindi ka na mag-aral sa JavaScript, pwede mong gawin yung single page application. Hindi ka, halimbawa sa React, sa Angular, at dito sa Blazor, isa na lang ang pag-aaralan mo, yung C sharp na lang. So yung C sharp pwede na sa back end and pwede rin sa front end. So at least isa lang ang pag-aaralan mo. So makakagawa ka na ng isang magandang ano, web application. Ako personally, kasi hindi ako ganun ka ano sa JavaScript. May konti lang knowledge, pero hindi ako ganoon ka marunong ano. Pero malaking tulong tong si Blazor sa akin, kasi C sharp lang din yung ano ko eh, yung parang string ko sa, pero actually nag-aaral din ako sa iba. Okay, so okay, paglaruan pa natin ng konti, kahit konti na lang, laruan pa natin ng konti. Siguro dagdag lang tayo ng dalawang button dito ano. Dagdag lang tayo ng dalawang button na magso-sort lang nito. Sort by, sabihin natin, sa last name. Okay? So, gawa lang tayo. Dagdagan lang natin. Paglaroon lang natin ng konti. So, dagdag tayo ng button. Button. Okay, si button. Lagyan natin class na BTN. Bootstrap to. Bootstrap pala to, ha. BTN primary. Yan. Then, ascending. Ito yung pangalan ng button. Ascending. Okay. Then, isa pa. Kapatayin ng isa. Okay, yung isa naman, descending. Pero gawin natin siyang secondary. Tingnan natin kung ano yung itsura niya. Run natin. Okay, list of employee. Ayan, meron tayo. So, pag-link natin sa ascending, dapat mag-order by ascending siya. Sa last name. Sa last name na lang yung gawin natin. Then, descending naman sa okay, descending, last name pa rin. So, paganahin natin yung dalawang button na ito. Okay, so gawa tayo ng code. Paano tayo gagawa ng code para dyan? Dito tayo gagawa sa itong section na to, at code dito. So, una, declare tayo ng paano ba? Paano ba yung logic? So, ascending. Okay, so declare muna tayo ng boolean para sa ascending to, gawin natin false. Okay, pangalawa, boolean din, sabihin natin descending, false din. Okay, false. Then dito yung logic natin gamitin natin, sabihin natin gawa tayo ng condition ano. Pag true si ASC, mag-ascending siya by last name. Pag si DSC naman, descending siya by last name. So yun ang gagawin natin. So gawa tayo ng condition dito. Paano tayo gagawa? Okay, if
if else condition tayo, sige. Pwedeng ano yan, pwedeng switch, pero if else if na siguro. Gawa ulit tayo, at sign, huwag kakalimutan yung at sign, if ASC, yan, na di-declare natin ta, na tatawag natin siya kasi di-declare natin dito. If ASC equals true. Simpleng logic lang ha, kasi hindi naman tayo mag, ano, simple lang itong ginagawa natin. Huwag muna tayong masyadong maraming arte. Okay, so pag true, kunin natin to, itong code na to, kunin natin yan. Pag true si ASC, ascend natin to order by x dot last name. Ayan, so kita nyo yung link queue na pinag-aaralan natin, magagamit natin dito sa Blazor. Practice lang tayo. Kahit ako, nagpa-practice din ako. Sa maniwala kayo sa hindi. Hindi natatapos yung pag-aaral natin kung papasok tayo sa programming. Okay. Ano yung kasunod? Kasunod, else if tama ba to? Tama to pala. Tingnan lang natin kung tama to ba may. Okay. Kopyahin din natin to. Pero dito, instead na order by, of course, kasi para sa descending to, order by descending. Okay? So, default natin, walang order by. Parang yung ano lang, yung magulo lang. So, yung unang page, ito yung makikita. So, try ulit muna natin. Okay. Desktop employee, and dito pa rin, pero syempre wala pa tayong ginawang function para dito. Okay, pero andyan, pero nakikita natin hindi ito by order by ascending, I mean. So andito pa si RTC sa almost bottom ng ano. Okay, so gawa tayo ng function. Gaano ba, medyo kasi kung sanay na tayo sa C#, pag-aralan nyo kahit yung Windows form, masasanay din kayo. Pag nasanay kayo doon, halos hindi mabigat yung pag-aaralan nyo pagdating sa Blazor. Sanayin nyo lang yung sarili nyo sa C#, sa LingQ, Entity Framework. So ngayon, gawa tayo ng function or method para sa ascending. Ascend, ito yung pangalan natin. So, pag-click natin, lalagyan natin. Ito, Blazor, ano to? Blazor the feature ito. Pagdating sa button, dagdag tayo ng at sign on click. Yan. Blazor yan. On click ascend. Saan galing itong si ascend? Itong function na ito. Ascend. So, pag nag-click tayo dyan, matitrigger yung code dito. So, ang sa ating lang naman, magkaroon ng true or false para malaman dito sa condition nito, para mamit tong condition na to. Okay? So, yung gagawin natin, pag nag-click sa ascend, si ASC variable boolean magiging true. Then, DSC equals false. Simpleng logic lang, hindi naman tayo gumagawa ng system dito. Tinitingnan naman natin kung ano yung feature ng Blazor. Then, gawa ulit tayo para sa descend. The same lang, kunin lang natin to. Kasi ang gusto lang natin makamit ng condition dito. Okay, so, baliktarin lang natin. False naman true. Pero, ayan, dagdagan naman natin ito para sa function. At on click,
Okay. So, anong gagawin natin? C-descend naman. Okay. Yan. So, I think gagana na to. Try natin. Okay. List of employee. Ayan. Try natin ascending. Tingnan natin kung mag-ascend. Ayan. Nag-ascend na siya. Tingnan natin yung descending. Ayan. Tapos, hindi pa nagre-refresh yung buong page natin. Di ba? Galing. So, ganun lang. Ganun lang muna. Pwede natin dagdagan din nato ng ano. Gawin natin, pwede rin tayo magdagdag ng add at saka update saka delete, pero siguro gawin na lang natin yan sa susunod na video. Sa ngayon, ito lang muna. Gagawa na lang tayo ng ibang video para sa CRUD operation. Pero walang database din. Static lang. Okay. So, okay guys. Practice lang tayo. Wala tayong na, wala namang nagiging magaling sa programmer in an instant. Sa programming, I mean, in an instant. Lahat ng magagaling na programmer nag-uumpisa sa ano, sa walang kalaman. Ako hindi naman ako ganun kagaling. Mayroon akong konting ano, knowledge. Pero yung knowledge ko, pwede ko nang ma-share sa inyo. Okay. So, gawa na lang ulit tayo ng videos, ibang video sa susunod about sa CRUD naman ng ano, Blazor. Okay? Hanggang dito lang muna. Tsaka pala, pag-aralan nyo yung module natin, ha? Okay. Bye-bye!